Hello guys, open na ba yung star natin? Set up na natin yan. So pag bank account, ganito po ang gagawin natin. Type nyo lang po yung name, then last name. Tapos date of birth. Yan. Tapos makikita nyo yung country Philippines kung saan po kayo nagbablog. Yan guys, tingnan nyo maigi ha. Sundan lang po natin. Tapos yung next nyo. Yan po yung susunod. Then business type is individual. Yan po yung next na gagawin natin. Then pindutin natin dyan yung next. Tapos set up your payment account. Oh, then yung middle name nyo ilagay nyo rin, birthday, address, tapos phone number. Type nyo yung phone number nyo dyan. Then TIN number po natin. So, kailangan po talagang TIN number required po yan. Pag ibablanko nyo po yan, wala, hindi po yan tatanggapin. So, kuha lang po tayo sa BAR. Mag-request po tayo ng TIN number natin. Sabihin lang po natin for employment para bigyan po kayo ng TIN number. Yan. 1905 na form po ata yon. Punta lang kayo, tapos sabihin nyo lang po sa guard. Then, ang susunod na gagawin natin, yan, pindutin natin yan, i-check po natin yung box. Then, next. Blankuhan lang po natin yung isa dun sa baba. Yan, tapos, pipiliin po natin kung saan po yung payment natin pag kumite na po tayo. Dito sa bank yung pinili ko. So, Philippines po yan. Pag may PayPal kayo, yun pong pipiliin nyo sa baba. Then, account holder name. Ilalagay nyo po yung account holder name po dyan. Kung ano po yung pangalan nyo sa bank account nyo. Kung wala naman kayong bank account, mag-request na po kayo habang maaga. Kasi kung pumasok po tayo sa pagbablog, kailangan po talaga yung TIN number at saka bank account. So, yan. Complete name ko. Tapos yung SWIFT code. Tawagan po natin yung bangko kung ano pong SWIFT code po niyan. Halimbawa, sa BDO, sa BPI, sa Land Bank, ganun. Itatawag nyo po yan sa mismong bank nyo. Tapos, kunin nyo po yung SWIFT code po niya. Kasi iba-iba po yan eh. Iba-ibang location po ng branch, kaya iba-iba po yung code na makukuha nyo. So, ang ginawa ko, tinawagan ko mismo yung BDO sa customer service nila at saka kinuha ko yung SWIFT code ng branch, BDO branch dito sa Alaminos po. Yan. So, ito type nyo rin yung account number ng bank account nyo sa kung anong bangko po meron kayo. Yan. So, yung account ko po dyan is BDO. Yan po yung ano, yung nilagay ko. So, check nyong maigi para hindi po tayo magka-problema pag nagka-sound na po tayo kay Meta. Chinek ko po yung maigi para sigurado. Then, pindutin na natin dyan yung link payout method. Sa baba, makikita nyo yung link your PayPal account, sabi niya. So, bangko po ang pinili natin. Dito tayo kay BDO. Yan. Then, add your tax info. Siyempre, yung mga vlogger po ngayon, kailangan na nating mag-tax. So, required po talaga yan. Add tax info. Pindutin po natin yan. Yan. Yan ang ginawa ko guys. Pinindot ko lang siya.
add tax info. Safe naman po yan eh. Kaya maglilink yan sa Facebook account nyo. Continue nyo lang po. Yan. Then, continue. Continue as pangalan nyo. Yan, makikita nyo yan. Yan. Pindutin nyo lang yung link po dyan. Tapos, ang sunod niya, are you a US citizen? Sabi niya, US permanent resident, green card holder. Yan, siyempre no, nandito tayo sa Pinas. Pero pag nasa Amerika po kayo at may green card po kayo, yes. Are you acting an intermediary agent? Sabi niya. No, no, pindutin natin yung no, then next. Then, country of citizenship. Siyempre, Philippines po tayo. Nandito tayo sa Philippines. Then, tingnan nyo kung may US TIN kayo, ilagay nyo rin. Pero pag wala, dito tayo sa I have a non-US TIN, sabi niya. Then, next nyo, makikita nyo po yung address. Check nyo lang maigi. Next. O, kung tama po siya, i-next nyo lang. Yan. Tapos, makikita nyo po yan yung susunod na instruction. Location of where services are or will be physically performed. Yan. Binasa ko siya. Sabi niya, yan. So, pipiliin ko dyan yung inside and outside. Pipiliin ko dyan yung 0% of services. Yan yung pipiliin ko. Medyo, ano eh, medyo hindi ko alam kung yung taas ba o yung sa baba. Sabi niya dito, services will be physically performed inside and outside of the United States. Hindi naman po kasi tayo lumalabas ng Pilipinas eh. Siguro yung mga vlogger po dyan sa US, yun po ang pipiliin nila dyan. Pag nasa Amerika po sila, tapos pupunta sila ng Pinas, nagbablog-vlog po sila, labas-pasok sa Amerika, yan po yung option nila. Pero pag nandito lang sila sa bandang Amerika nagbablog, pipiliin po nila dyan yung 100% of services, sabi niya. So tayo, dito lang naman tayo sa shop nagbablog, 0% ang pipiliin natin. Then next, kahit saan pong Pilipinas, basta hindi naman tayo lumalabas. Lumalabas ng bansa, yun ang piliin natin. Yan, so check lang natin. Hindi ko masyadong binasa na eh. So chinek ko na lang, chinek ko na rin yung I certified that I have the capacity to sign for the person, sabi niya. Siyempre basahin niyo na kung ano anong nilalaman niyan. Yan. So, basahin lang po muna natin para maintindihan natin kung ano pong laman yan. Yan. So, yan. So, hindi naman pwedeng signature sa mismong ano kasi online tayo. Type your full name na lang ang ilalagay natin dyan. Full name po ng pangalan natin. Yan. Accepted naman po yan ni Meta. Tapos yung date kung kailan tayo nag-apply kay Meta. Pag nilagpasan nyo po yung TIN number at saka SWIFT code po yan, hindi po yan tatanggapin. Yun po yung unang ginawa ko. Binangkuhan ko yung SWIFT code kasi hindi ko alam kung saan ako kukuha eh. So napag-isipan kong tawagan ng bangko, binigay naman. So ayan, review and submit po natin. Check nyong maigi kung tama lahat po yung pinaglalagay po natin dyan.
Yan. So, scroll lang natin pababa. Check po natin maigi. So, kung wala naman ng problema, i-submit na po natin. Submit form. Yan. Ganun lang kasimple pa, guys, sa computer, ha. Pero parehas lang din sa cellphone yan. Ayan, sa tax information is complete. Pindutin nyo lang done yung done. So, ayos na, guys. Hanggang dito na lang. Pa-follow na lang ng page. Mag-like tayo, mag-comment. Salamat po sa mga nanood po dyan. Pindutin natin dyan yung done. Wala nang problema po dyan. Yan.